Good day, everyone. So for today, I'm gonna show you my teaching demonstration. Please stand up for the prayer all together. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father God in heaven, we thank you for this day. Give us wisdom for today's lesson. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good morning, class. Okay, you can take your seat now. I hope that everyone for today will listen to my lesson. Ngayon, meron bang lumiban sa ating klase ngayong araw? Okay, no one is absent. Very good. Pero bago tayo dumako sa ating talakayin ngayong araw, can any one of you can recap our lesson yesterday? Okay, those are the four basic shapes, which are the square, rectangle, triangle, and circle. Ngunit bago pa rin tayo dumako sa ating formal na talakayan, ay magkakaroon muna kayo ng mabilisang pagsusulit o gawain. Ang gawain ito ay multiple choice type test. Let me read to you the general direction na inyong gagawin. Read and analyze every questions that focuses the fractions, then encircle the correct answer of your choice. Ito ay may kabuuang 15 puntos. For example, number 4. The question is, identify the numerator of 3 over 5 or 3/5. Gagawin nyo ito sa loob ng 3 minuto. Okay, kung tapos na ang lahat, ay maaari nyo nang ipasa ang inyong mga sagot. Ngayon, ay maipapakita akong maikling video clip na kanta. Halina't sabay-sabay tayong umawit at magsaya. Bahagi o parte lang ng isang buong bagay. Ang fraction o hating bilang, bahagi o parte lang ng isang buong bagay. Ito ay may dalawang bahagi, numerator at denominator. Halina mga bata, tayo ay mag-aral ng fraction. Ngayon, anong napansin o natutunan ninyo sa kantang ating inawit? Anyone? Okay, very good. Ito ay patungkol sa paghahati o tinatawag nating fraction. Okay, our learning objectives for today are A. Define fraction, numerator, and denominator. B. Write the number of shaded parts and the number of equal parts of a shape. And C. Create their own object that represent fraction and its name. So ano nga ba ang fraction na tinatawag? Fraction is a part of a whole. Uparti siya ng isang buo. So mga bata, kung makikita natin may dalawang figure. Mayroon ditong hinati sa 4 at may hinati sa 5. So yung may mga shaded part ay nagpapakita lamang na yun ay parte ng isang buo na pwede nating isulat as 3 over 4 or 3/4 and 4 over 5 or 4/5. Ngayon, titingnan muna natin kung ano ang fraction at hindi fraction. Itong nakikita nating rectangle na nahahati sa 3 ay hindi natin pwedeng tawaging fraction. Kasi nga, pag sinabi nating fraction, ito ay equal parts. Sapagkat ang parting nasa gilid ay hindi pantay ang pagkakahati nito kesa sa iba.
So, hindi natin matatawag ito bilang fraction. Ganoon din sa hugis bilog sapagkat hindi pantay ang pagkakahati rin nito. Paano nga ba talaga ang eksaktong fraction? So, kailangan, pag hinati natin ang isang buo ay nahahati ito into equal parts. Katulad sa nakikita nating tatlong figure sa ibaba, which is yung pentagon shape ay nahahati into 5 equal parts, ang bilog naman ay nahahati into 5 equal parts, at ang panghuli ay nahahati rin ito into equal parts. So itong tatlong ito ay pwede natin tawaging fraction. Ngayon, ano naman ang parte ng fraction? At paano ito nasusulat? Meron tayo ditong korteng bilog na nahahati into 4 equal parts. At ang shaded part niya ay tatlo. Pwede natin siyang isulat as 3 over 4 or 3/4. Ano ba ang 3? Ang 3, ang tawag natin sa kanya ay numerator. Numerator, it is the number above the fraction line, which is kung ilan yung shaded area ng bilog ay tumutukoy as numerator. Tinatawag naman nating fraction line yung guhit na nasa gitna ng dalawang number. At ang babang number naman ay tinatawag nating denominator na tumutukoy kung ilang parte hinati ang isang buo. Paano naman papangalanan ang isang fraction? Halimbawa na lang sa isang pizza na hinati natin into 6 parts. Kung halimbawa ay kakainin ko ang isang parte, so kung papangalanan natin ito ay tatawagin natin 1 over 6 or 1/6. 1 ang tawag sa kanyang numerator dahil yun ang isang parting kinain ko. At 6 naman ang kanyang denominator o ang kabuuan nito. Another example, kapag ang isang heart ay hinati into 2 parts at may shade ang isang parts, ay papangalanan natin ito bilang 1 over 2 or 1/2. Okay mga bata, hanggang dito lang ang ating aralin sa araw na ito. Ngayon, may natutunan ba kayo sa ating aralin ngayong araw? Okay, very good! Pag sinabi nating fraction, ito ay nahahati into equal parts. Ngayon ay magkakaroon kayo ng pagsusulit. And this type of test is multiple choice. You have to read carefully and choose the best answer. Then, encircle your chosen answer on the choices below. These are all 15 items and I will give you only 3 minutes to do that. Okay, if you're all done, you can now submit your answer through our GC. And for your assignment, I want you to create your own object in at least 3 that represent fraction and its name. So that is all for today, and I hope that everyone has learned for today's lesson. Goodbye, class.